Nagulat itong si Lavinia nang makita niya nga itong si LV na papasakay na sa isang sasakyan malapit sa building na kanilang pinagtatrabahuan. At dahil nga dito ay nagbalik sa kanyang alaala ang nakaraan kung saan nagkapirmahan nga ang dating magkasintahan na si Emilio at si LV. At tinatanggalan na nga niya ang kanyang sarili ng karapatan para sa pag-aalaga at kustudiya ng kanyang anak na si Andre. Dahil nga dito ay napagdesisyonan ni Lavinia na sundan ang sasakyan ni LV at natuntun nga niya ang tahanan nito. Pagdating niya nga sa bahay ay agad na ikinuwento ni LV na hindi niya raw natiis ang kanyang anak na si Andre, lalo na't nang malaman nga niya ang pagtrato na ginagawa sa kanya ng tatay nito na si Emilio. Pero pinagsabihan naman siya ni Marvin na mag-focus na lamang sa kanyang pamilya, lalong-lalo na nga sa kanyang asawa at sa kanyang anak. At pangako naman ni LV ay hinding-hindi na nga raw niya ito uulitin pa. Samantala, humahangos na dumating naman itong si Victor at ibinalita nga sa kanilang lahat na nahuli na nga raw ang suspect na sumaksak noon sa kanyang misis na si LV. Ang lahat ng ito ay narinig nga ni Mrs. Lavinia. Agad na nagpunta ang mag-asawang Victor at LV sa presinto at doon ay natagpuan nila ang suspect. Nagpaliwanag naman ang lalaki at ang sabi nga nito'y nagkaroon daw siya ng problema noon sa kanyang anak at nasa ospital daw ang kanyang asawa. Ang hiling nga nito ay bigyan siya ng pagkakataon ni LV na makabawi muna sa kanyang anak. Pagkatapos daw noon ay susuko siya ng kusa. Ngunit pinatawad siya ni LV at gulat naman ang lalaki. Naglumuhod pa nga ito sa pagpapasalamat kay LV sapagkat hindi niya inakala na mapapatawad pa siya nito. Habang itong si Victor naman ay galit na galit at hindi talaga nakikinig sa mga dahilan ng lalaki. Ayon nga sa kanya'y wala daw siyang pakialam at kailangan nga raw niyang pagdusahan ang kanyang ginawang pananakit noon sa kanyang misis. Hindi naman matanggap ni Victor ang ginawang pagpapatawad ni LV sa sospek. Kaya nga hanggang sa kanilang pag-uwi ay nagkaroon pa rin sila ng komprontasyon at sinasabi nga nito na hindi raw niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ng kanyang misis. Dinaramahan lamang daw siya nito bakit naman daw pumayag siya agad na mapatawad ito. Paliwanag naman ni LV ay naniniwala daw kasi siya sa second chance. At dahil nga daw lahat ng taong nagkakasala ay dapat mabigyan ng ikalawang pagkakataon para magbagong buhay. Sa pagkakataong ito'y hindi na nga umimik itong si Victor at halatang inis na inis nga sa kanyang asawa. At nang muli ngang magkakwentuhan ng magkakaibigan ay muli nilang napag-usapan ang sitwasyon ni LV at ang anak nito na si Andre. Paalala nga ni Marvy sa kanya ay huwag na nga raw guluhin pa ni LV ang kanyang sitwasyon sa kanyang pamilya sapagkat okay na nga raw ang lahat. Masaya naman siya kay Victor at swerte na nga raw siya sa kanilang anak na si Kelvin. Tugon naman ni Paula ay kung napatawad nga raw ni Elvin ng ganoon kadali ang taong sumaksak sa kanya, ay hindi raw ibig sabihin nito na ganoon din siya kadaling mapapatawad ng kanyang pamilya sa oras na malaman nga ng mga ito ang kanyang mga sekreto. Makaraan ng ilang oras ay tinawagan naman ni LV ang kanyang mister at sinabi nga niya dito na pinagluto daw siya ng paborito nitong ulam na sinigang. At humingi nga rin ng pasensya itong si LV sapagkat agad niyang napatawad ang taong sumaksak noon sa kanya. Ngunit wala namang nagawa itong si Victor dahil nga sa pagmamahal ay agad na napawi ang kanyang sama ng loob sa kanyang misis at nagkabiruan na nga ang dalawa. Sa huli ay nagkaayos naman sila. Ngunit hindi nga nagtagal nang matapos ang kanilang usapan ay isang lalaki naman ang lumapit kay Victor at nag-abot ito ng isang envelope. Hindi nga maunawaan ni Victor kung ano ang laman ito kaya naman ang buksan niya nga at basahin ay halatang halata sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ano kaya ang nilalaman ng naturang kasulatan habang itong si Lavinia naman ay nasa loob ng kanyang sasakyan at inoobserbahan nga ang reaksyon ni Victor. Alamin natin ang susunod na eksena sa part 2 kaya don't forget to subscribe mga kaibigan at maraming salamat po sa inyong pakikinig.